My God, I hate drugs. Pinaprubahan ng mababang kapulungan sa ikatlo at huling pagbasa ang kanyang version ng Federal Constitution. Nakapaloob ang draft charter sa Resolution of both Houses 15. Isang hakbang inaang layon ay amyendahan ng 1987 Constitution at lilikha ng isang Federal Republic of the Philippines. Bago inilagay ang resolusyon sa botohan, sinabi ni Speaker Gloria Macapagal-Arroyo na siyang principal author na hindi ipipilit ng Kamara ang issue ng tsa-tsa sa gagawing joint session ngayong araw. Nakatakdang mag-joint session ngayon ng Senado at Kamara para talakayin ang hiling ng Malacanang na one-year martial law extension. Pero tiniyak ni Arroyo na hindi isisingit ang tsa-tsa sa sesyon ngayon kasunod ng pangamba ng ilang House members, bagamat may banta silang magwo-walkout kapag ito ay nangyari. Una nang sinabi ng Senado na magiging dead on arrival ang tsa-tsa sa kanilang kapulungan. Radyo Pilipinas News Nationwide. Maring kinundina ng kilusang magbubukid ng Pilipinas ang anilay ginawang pag-railroad o mabilisang pagpasa ng Kamara sa panukalang charter change. Inaprubahan ng mababang kapulungan sa ikatlo't huling pagbasa ang resolution of both houses number 15 na magbabago naman sa sistema ng gobyerno tungo sa federalism. Ayon sa KMP, malinaw daw na minadali ng mababang kapulungan sa ilalim ni House Speaker Gloria Macapagal-Arroyo ang pagpasa sa tsa-tsa. Babala ng KMP sa oras na maging ganap na batas ang tsa-tsa, bubuksan nito ang ekonomiya ng bansa sa foreign plunder at sa anilay exploitation o pang-abuso. Tatanggalin din anila ng tsa-tsa ang mga natitirang polisiya sa konstitusyon na nagbibigay proteksyon sa mga tao at bansa, habang ang makikinabang daw ay iilang opisyal at politiko. Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa loob na inaulat, kinundena ni Conrado Generoso ang draft charter na inaprobahan ng mababang kapulungan. Si Generoso ang dating tagapagsalita ng Consultative Committee na nilikha ng Pangulong Duterte para siyang mag-aral ng mga amyenda sa 1987 Constitution. Tinukoy ni Generoso na mariin nilang tinututulan ang bersyon ng draft Federal Constitution ng Kamara na anya ay disgusting at hindi pasulong kundi paurong. Dagdag niya, kinukundina nila ang Arroyo draft at apat-anya ay idiretso ito sa basurahan. Di ni Generoso, susuportahan niya ang balangkas na inihanda ng Consultative Committee na pinamumunuan ni dating Chief Justice Renato Puno na isumita na ng komite ang bersyon nito sa Pangulo noong Hulyo. Radyo Pilipinas News Nationwide. Umano'y destabilization plot na siniwalat ni dating Davao City Mayor Paulo Duterte. Nagpapakita raw ng sorry state ng intelligence gathering ng pamahalaan ayon po sa isang senador. Sa detalye, narito si Sarina Luzuegro. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pinunan ni Senador Nancy Binay ang pahayag ni Presidential Son at dating Davao City Mayor Paulo Duterte hinggil sa Monoy Oster Plot laban sa kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Binay, ang pahayag ni Paulo ay sumasalamin sa sorry state ng intelligence gathering o pagkalap ng impormasyon ng pamahalaan. Tanong pa ng senadora, ano ba talaga kuya? Diliman o dilawan? Dinawit kasi ni Pulong ang kanyang ama na si former Vice President Jejomar Binay, kasama na rin si Vice President Lenny Robredo ng Partido Liberal. Hindi rin ligtas sa mga social media sites na pro-administration na nagkalat ng impormasyon. Kaya naman nagkalat din ang memes dahil pati sikat na fast food chains ay bahagi umano raw ng destabilization plot. Bunsod nito, nanawagan na senadora na suporta o tulong sa kanyang mga kapwa senador na taasan ang budget ng anyay kaawa-awa ahensya na nagbigay ng impormasyon kay Paulo. Pero kung ito ay nakatatanggap ng malaking pondo, dahilan na raw ito upang ibigay sa ibang ahensya ang pondo nito upang magamit na lamang sa ibang programa para sa tao. Mula dito sa Senado, Zarina Luzuegro para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Ipinahayag ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na fake news ang inilabas na listahan ni Presidential Son Paulo Duterte tungkol sa mga grupo at individual na umano'y nagpaplano na patalsikin si Pangulong Duterte. Sabi ni Lorenzana, unang kita pa lang niya sa post ni Pulong, alam niyang peki na ito. Noong nakaraang linggo, nag-post si Pulong ng screenshot ng listahan ng mga pangalan, grupo at kumpanya na umano'y anti-administration group.
na nagsasabot ng umano para matanggal ang Pangulo sa pwesto. Kasama rito ang mga kritiko ng administrasyon, politiko, obispo at kumpanyang Jollibee at PLDT. Umanin ang batikos ang post ni Duterte partikular sa mga nasama sa listahan dahil kung hindi man patay, may kabansana na ang ilan sa kanyang post at imposibleng gumawa ng pakana laban sa kanyang ama. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nauna po riyan mga kaibigan, tinawag naman ni Vice President Lenny Robredo ang talaan ng presidential son na irresponsible. Ang nasabing list ay nagbanggit din sa ilang kumpanya at personalidad gaya ng Jollibee Foods Corporation, PLDT, Senior Associate Justice Antonio Carpio, Associate Justice Marvic Leonen, Journalist Maria Risa Edlingao, Ellen Tordesillas, maraming miyembro ng Aquino o ng Aquino Cabinet at iba pa. Kasama rin sa talaan ang pangalan ng isang patay ng obispo. Pero pagtatanggol ni Presidential Spokesman Salvador Panelo sa listahan, ito ay halimbawa ng freedom of expression. Tinuran din ni Panelo na ang pagpo-post ni Paolo sa listahan ay depensa ng anak sa kanyang ama. Radyo Pilipinas News Nationwide. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras po natin, 35 minutes after 7 o'clock ng umaga. Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa 17,944 na pensyon, pauwi na lahat ng contribution. Naging mahirap ang daan tungo sa kapayapaan para sa Mindanao. Pero ngayon, dahil sa Bangsamoro Organic Law, halos abot kaya na ito. At nasa inyong kamay ang huling desisyon. Kaya sa darating na plebisito para sa pagtakda ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, kung gusto po natin ng bangmatagalang, kaunlaran at kapayapaan, vote yes for BOL. Ang katotohanan. Unti-unti nang nabubunyag. Man nilangit at away ang mga nitibo, maubi ay halipatay ang akong banat. Ang mga salarin unti-unti nang napapangalan. Estudyante namo nga college gipatay ninyo. Karamusulod mo dito, nanay gira. Maulang na mo ayaw na kami sa inyo. Makasabot mo sa nagbuluntir si dato di bang nagawa. Nakasabot sa inyo ang trabaho nga dili maayo. Mga akusasyon kanilang pinasisinungalingan. Hindi po kami natawad ang mga bata. Nakipag-usap po kami sa governor, isyung noon pa pinag-uusapan, ngayon ba'y mabibigyan ng kaliwanagan? Ang AP is human rights, ang natibong mamatawar ay human rights. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, 738 AM. May natawag ang mga bata. Nakipag-usap po kami sa governor, isyung noon pa pinag-uusapan, ngayon ba'y mabibigyan ng kaliwanagan? Ang AP is human rights, pero ang nilisariwa, ang natibong mamatawa ay human rights. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, 738 AM. Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa, buong bansa. Radyo Pilipinas News, News Nationwide. Radyo Pilipinas News Nationwide. Joint session naman ng Kongreso para sa Martial Law Extension bubuksan ngayong araw na ito. Detalye mula kay Mary Ann Bastasa. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Nakatakdang simula na ngayong araw ng Senado at Kamara ang kanilang joint session para talakayin muli ang hiling ni Pangulong Duterte na palawigin pa ng isang taon ng martial law at suspension of the writ of habeas corpus sa Mindanao. Base sa schedule, alas 9 ngayong umaga bubuksan ang sesyon na gaganapin sa plenaryo ng mga babang kapulungan. Bago ito, kapwa sumalang na rin sa security briefing ng militar ng mga kongresista at mga senador upang alamin ang kasalukuyang sitwasyon sa Mindanao. Nakasaad sa isinumiteng liham ni Pangulong Rodrigo Duterte na may petsang December 6 sa liderato ng Kamara at Senado na sinabi itong mananatili hanggang December 31
31, 2019 ng martial law sa Mindanao dahil sa nagpapatuloy ang banta ng terorismo sa rehiyon. Nauna na rin sinabi ni House Minority Leader Danilo Suarez na formality na lamang ang mangyayaring joint session dahil malinaw ang suporta ng majority block ng Kamara sa pagpapalawig ng batas militar. Maging si House Speaker Arroyo ay tinirahing maipapasa sa Kamara ang hirit na ito ng ehekutibo. Kung sakali, ito na ang ikatlong martial law extension na ipatutupad sa Mindanao. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.